Good morning po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. We are now once again live na live po tayo sa God of Truth Christian Church at isang mabuting pagkakataon po na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin na naririto po tayo ngayon para tayo po ay minsan pa maka-absorb ng Word of God, ang ating kaluluwa. Kaya lahat po ng may kaluluwa, good morning po sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang umaga, masayang umaga sa inyong lahat. Always remember, my brothers and sisters, man does not live on bread alone, kundi sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, doon po nabubuhay din ang isang tao, hindi lamang po sa tinapay ng mundong ito. So, mag-enjoy po tayo ngayong umaga, mga kapatid. At ang ating pong tinapi kagabi ay yung reasons why you should focus, concentrate, and trust God. At naumpisahan po natin na talakayin yung He knows you by your name, and then He will fight for you. He thinks about you because He has planned for you, or He has planned for us. At ang sabi nga po, plans to prosper us, not to harm us. Plan to give you hope, to give us hope and a good future. At ito po ay siguro ngayon nyo lang o kagabi nyo lang napakinggan po na mayroon pong nasisirang pangarap at hindi po intentional na sirain ng bawat isa ang kanyang pangarap. But don't worry regarding that matter because kahit nasira ang ating pangarap, hindi naman nasira ang ating future. Amen? At isang pagkakataon na maunawaan natin ang mga bagay na ito dahil sabi nga ng banal na kasulatan, our citizenship is not in this world, but our citizenship is in heaven. Marami tayong magiging kalugian dito sa lupa. Marami po tayong magiging pighati, sufferings, trials, and persecutions. But always remember, hanggang dito lamang po yun. Manatili tayo matatag, manatili tayo sa ating pananampalataya sapagkat our citizenship is not in this world, but our citizenship is in heaven because He is the right, and you are, mayroon tayong right na maging anak ng Diyos. Sabi po ng Bible, He gave the right to become children of God. Nang ibig sabihin, kung dati wala tayong karapatan sa langit, dahil tayo makasalanan, nagkaroon tayong tinatawag na fall short, nang hindi po tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, tayo dapat po ay candidate sa impyerno, sa lake of fire, because of sin, because of death, because of separation of our relationship to God. But, nang dumating si Jesus Christ, mga kapatid, tinanggap natin sa ating buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, ang sabi po, binigyan niya tayo ng karapatan. Not only to bless us, to save our souls, but makasama tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya yun po yung binabanggit ko, because our citizenship is not in this world, but our citizenship is in heaven. At ito po yung ating tatalakayin. Born from above. At ito po ay binasa na po natin from the book of John, chapter 1, verse 10 to 12. Tingnan po natin at ano yung po natin din yung pinakadulo, mga kapatid. Ang sabi ay ganito. John chapter 1, verse 12, pinakadulo. Yet to all who receive Him,
To those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born from, born not from natural descent, nor of human decision or husband's will, but born from above. Sa ibang translation is born of God. So, dakilang Ama, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Let your will be done sa bawat buhay po namin. Dahil kami nagtitiwala sa iyo, hindi po kami nananangan sa sarili naming karunungan, kundi sumasangguni kami sa bawat araw ng buhay namin, sapagkat kami o Diyos ay hindi lamang nabubuhay sa mundong ito para sa aming sarili, kundi kami ay nabubuhay dahil mayroong malaking kadahilanan, walang iba kundi nung kami ay iniligtas mo at ngayon ay nararapat na kami ay magtiwala lamang sa iyo, O Diyos. Mag-focus kami, mag-concentrate kami sa iyong kalooban. So let your will be done this morning, Lord God. At inangkin namin na malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu at ang mga salita mo ay magkaroon ng kaganapan minsan pa sa aming mga buhay. At pinalalayas namin ang Espiritu ng kadilimang gumagambala sa pakikinig ng salita ng Diyos. Right now, I command you to depart in that mind, in that heart, in Jesus' name. And Lord God, we thank you and we give you all the praises and glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. So, ayan, shout out po sa ating head pastor, Pastor Ronald Benaventura, Sister Mina Di Mesa, Sister Jai Erlandes from Hong Kong, Sister Victorina Angeles from Chaung, Quezon, Nela Nunoso, good morning, from San Pablo City, Pastor Rafe, good morning, sino pa ba? Sister Opel Bondok from Pampanga, good morning. At lahat po tayo, ayun, si Brother Chris from Bulacan, Quezon. Sa inyo pong lahat dyan, di ko man po kayo maisa-isa, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang Buenaventura's family, si Lester Lucy, si Stephanie, Rema, Robin, and Ronalyn. Good morning, Brother Jerry, Sir Angel, and Abigail. At yung mga nasa Lebanon, Sister Marilyn Barrientos, Sister Rose Yuson from Cabanatuan City, sila Nanay Leticia, good morning po sa ating lahat. So, ngayong umaga, mga kapatid, ay meron po tayong tatalakayin. At ang tatalakayin po natin is, ayan po yung nakalagay sa screen natin, born from above. So, the reason why na tayo po ay niligtas ng Panginoon, sabi ng John chapter 3 verse 17, for God did not send His Son to condemn the world but to save the world through Him. Kaya po tayo iniligtas dahil tayo po ay mahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, ang ating kaluluwa ay hindi po ninanais ng Diyos na mapahamak. So, ang ating kaluluwa ay kailangan na magkaroon ng salvation. At ang ating kaluluwa, pag mayroon ng salvation, always remember na ito po ay pupunta ng langit. Yun po dito ang gustong punta ng langit. Siyempre, lahat po tayo. So, dahil ang ating kaluluwa ay pupunta ng langit, at bakit po ito mapupunta ng langit? Sapagkat
Ang sabi ng Bible, binigyan niya tayo ng karapatan para maging anak ng Diyos. At yung anak ng Diyos, yun lamang po ang makakapunta sa heaven, sa langit. So, hindi na po tayo panglupa, in other words, kundi tayo po ay panglangit. Kaya ang sabi po dyan is born from above, tayo ipinanganak, mga kapatid, na hindi sa pamamagitan ng ating mga nanay, hindi sa pamamagitan ng kanilang gusto ng ating tatay, kundi ito'y ginusto ng Diyos na nasa langit. Why? Because hindi po tayo panlupa. Ang kapanganakan natin, mga kapatid, ay galing sa heaven, galing sa Diyos. So, ang ibig sabihin, hindi po tayo para dito sa lupa, kundi tayo po ay para po sa langit. Yan po ang dahilan. Kaya tayo binigyan ng right o ng tinatawag na karapatan. So, kung tayo po ay binigyan ng karapatan, na dahil tayo po ay para sa langit, ano po yung ating dapat gawin? Tandaan nyo po, ang sabi ng Panginoon, it is finished. Pag sinabing it is finished, nagawa niya na lahat. Nagawa niya na lahat na maibigay sa atin. Healing, deliverance, blessings, salvation, lahat nagawa niya na po. Yung kanyang paggawa ay kinumpleto niya sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po yung panglupa na paggawa niya sa atin para tayo po ay manirahan dito pansamantala na mayroon pong blessing na galing sa kanya. Kundi kinumpleto niya ito hanggang para sa langit. Tandaan po natin yan. And then, kung nagawa na ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay mailigtas, maibless, maheal, ano po yung dapat nating gawin? So, in other words, tayo naman po ang mayroong dapat na ginagawa. Tayo naman po ang mayroong dapat ginagawa. Ano po yung mga dapat nating ginagawa? Dahil tayo po ay hindi naman po dito permanente sa mundong ito. Kaya tayo ginawaan ng Diyos ng pagliligtas sapagkat ang destination natin is ang buhay na walang hanggan dahil naroon po sa buhay na walang hanggan ang gumawa sa atin ng kaligtasan. Diyan, Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi po rito, mga kapatid, ay basahin po natin. Then, I argue, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So, number one is offer our body as a living sacrifice. Nang tayo po ay ipinanganak, mga kapatid, na ang may roong control ngayon dahil sa ginawa niya, mga kapatid, ay mayroon po tayong dapat na gawin mula nung tayo ay kanyang binigyan ng karapatan. Ano po ito? Kailangan tayo po ay gumawa ng tinatawag po ng pag-aalay ng ating buhay, ng ating katawan bilang isang sacrifice sa Kanya.
So, hindi na po ito dito natin ilalagak. I-offer sa mundo yung atin pong sarili. Kundi, mayroon tayong gagawin na pag-aalay at ang pag-aalay na ito ay para po sa Diyos. Nauunawaan niyo po, mga kapatid. Offer your body. So, ikaw mismo, dadalhin mo ang sarili mo sa isang sakripisyo. At ang sabi po dyan, holy and pleasing to God. Meron po ba kayong naalala yung tinalakay po natin at yung binanggit ni Pastor Edwin, Pastor Ronald, mga kapatid, tungkol sa high priest? Sila ang gumagawa para sa bayan, para maka-experience sa presence ng Diyos. Sila ang nag-o-offer ng kanilang sarili. Holy and acceptable. Kailangan po doon sa Holy of Holies. Dahil nga po, pinili lamang, at ito ay ang high priest or si Moises, kailangan maglinis at maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos yung kanilang sarili para sila po'y makapasok sa Holy of Holies. Dadalhin nila yung kanilang sarili doon. Hindi po aakayin ha, sila mismo ang magdadala sa kanilang sarili para sila po ay makarating sa Holy of Holies. So napansin niyo po, nang tayo po ay tumanggap sa Panginoon, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, hindi na po exclusive sa isang tao. Katulad ng high priest, katulad ni Moses, mga leaders and prophets. Binigyan niya tayong lahat. Tayo ay pwede na. Kaya nahati po yung tabing ng ibig sabihin, pwede na kayong lahat. Naunawaan niyo po? So, ang mangyayari ngayon ay ikaw na ang gagawa ng ginagawa nung high priest nung unang panahon. Kaya ang sabi niya, offer your body. Not only to offer your body, but holy and pleasing to God. Di ba? Ganun ang ginawa ng high priest. Kasi pag hindi po kalugod-lugod at hindi sila naglinis bago sila pumasok po doon sa Holy of Holies, mga kapatid, mamamatay sila ron. Hindi sila makakalabas ng buhay. So ngayon napansin niyo po, yung revelation ng Diyos sa Romans chapter 12 na ang lahat ng tumanggap sa Panginoon, mga mananampalataya na tumanggap kay Jesus Christ, ay gusto ng Diyos na i-offer niya ang sarili niya bilang isang buhay na handog at kalugod-lugod, banal sa harapan ng Panginoon. Imagine niyo po, mga kapatid, sino ba naman po tayo na gagawin po natin yun? Dati, high priest lang po. Not only a priest, but high priest. Tapos ngayon po, tayo na ang gagawa. Grabe, mga kapatid, yung favor ng Diyos sa bawat buhay po natin. Tayo na po ngayon ang gagawa na ginawa po ito ng mga high priest dati. Di ba kung ikaw ay meron pong tinitingala na isang leader na, wow, grabe naman ang ginagawa niya. Sana ako rin mangyari rin sa akin at magawa ko rin yun. Di ba? Ngayon, hindi na po ito isang pagtingin lamang na sasabihin natin na sana ako rin ay makagawa.
Ang galing naman ng mga high priest, sila lang yung may karapatan pumasok. Sana ako rin pagdating ng panahon. Maring ang mga Israelita, ganun din kasi yung ibang mga Israelita, gustong-gusto nilang makita ang Diyos, gusto nilang makaranas sa presence ng Diyos. Kaya lang hindi po sila pinapayagan dahil nga po ang kanilang sarili ay hindi po acceptable na pumunta at makarinig, makakita sa Diyos. Maraming nagnanais pero namatay. So di ba ngayon, wow, hindi natin ma-imagine na tayo ngayon ang gagawa. Pero tandaan niyo po, huwag kayong mag-alala, wala kayong kalembang sa bewang na dadalhin. Dati po may kalembang, itinatali sa lubid, pag buhay yung high priest, kinakalembang niya po yon tuloy-tuloy. Pag hindi na tumunog, patay na yung high priest. Ganun po. Pero huwag po kayong mag-alala. Tayo ngayon ay mag-o-offer ng ating sarili, holy and pleasing to God. Wala po tayong kalembang. Only our body, my brothers and sisters, yung ating sarili. At ang daladala natin ay ang tinatawag po na isang banal at kalugod-lugod sa Diyos na katawan o sarili sa harapan ng Panginoon. So, pag-usapan po natin yung holy. Kasi maraming nagsasabi na, bakit wala namang perfectong tao? Yes, wala po talagang perfect. Kasi lahat po tayo ay nagkakasala. But ito po ang isang logic na gusto ko pong i-share sa inyo. Pagigising nyo po ba sa umaga, napapansin nyo ba na gumagawa kagad kayo ng kasalanan? Nandiyan pa po ba kayo? Pagkatapos nyo pong kumain, gumagawa kayo ng kasalanan? Hindi po. Di ba? Kasi ang tinatawag po dyan, na dapat nating maintindihan, na ang lahat ng tumanggap kay Jesus Christ ay nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. At habang sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos at pinagsisikapan natin ito na masunod, nandiyan po hindi nawawaglit yung kabanalan ng isang tao. Dahil kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos at nandiyan pa rin yung hindi pagiging banal ng isang tao, eh bakit ka pa susunod sa kalooban ng Diyos? Nawawala po yung tinatawag po na kasalanan ng tao kapag tayo po ay sumusunod, tayo po ay nagsisikap na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya huwag po kayong mai-intimidate sa mga nagsasabing lahat naman tayo nagkakasala. Yes. At tandaan natin, hindi natin yan, ano sasabihin ko sana, sorry, tinutuyo. Ang ibig sabihin tinutuyo, iba po yung tuyo ha. Alam nyo naman sa waray, yung mga salita, iba-iba yung tuyo. Meron na yung ulam na tuyo, plus yung tuyo, yung laging sinusumpong. Ito po yung tinutuyo, yung sinasadya ng mga pagkakamali na ang mahalaga, kapag dumating sa atin yon ay humihingi tayo ng tawad sa Diyos. So, nagiging karapat dapat tayo. Dahil ang Diyos ay nagpapatawad sa bawat isa sa atin. So, huwag kayong ma-intimidate doon na tayo ay hindi perfecto. No one's perfect. Perfect in this world. Amen. Only God. Kaya nga, may pagsisikap. Amen po ba? Doon po sa hindi tayo perpekto, ang Diyos ang pumupuno
ng pagkaperpekto natin sa ating buhay. Amen. Tama po. Not intentional. Iba naman po yung intentional intentional at hindi. Okay, tama nga. Medyo malabo yung mata ko eh. Sorry, Sister Jai. Oh, amen. Kasi tandaan natin, mayroon po tayong mga tinatawag na kapangyarihan, lakas para mapagtagumpayan natin ang lahat ng kasalanan na pwedeng magdumating sa ating mga buhay, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, holy and pleasing to God. At ang sabi, this is our act of worship. Number 3. Una, offer your body as a living sacrifice. Pangalawa, holy and pleasing to God. And then, this is our act of worship. So, ang gagawin po natin na tayo ay mga anak ng Diyos na binigyan ng karapatang maging anak niya, yan po ang ating mga gagawin. Number 3 is magkaroon tayo ng tinatawag na act of worship. Excuse po. At sa pamamagitan daw po nito, yung binanggit niya, yun po yung act of worship. Grabe po, no? So, bago pala mangyari yung tayo ay sumasayaw, tayo ay kumakanta ng mga worship songs and joyful songs, meron pong isang unang dapat na magawa ang tao na worship, na pagsamba. Akala natin, yun eh, let us pray, and then after that, let us worship the Lord. At ang naiisip natin kagad is, kumanta, sumayaw sa Panginoon. So, hindi pala po yun ang unang act of worship. Ang act of worship, mga kapatid, ay yung sarili mo na kalugod-lugod, karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Bakit? Doon po natin mauunawaan na kapag hindi natin unang nagawa yung act of worship na yan, kahit kumanta ka ng kumanta ng worship, ng joyful song, hindi po yan tatanggapin ng Diyos. Parang isang batingaw. Wala pong magagawa. Kahit ano pong pagsamba ang gawin natin sa pamagitan ng pagsayaw at ng pag-worship sa pamagitan ng kanta, ay hindi po yan i-accept ng Diyos kung wala po tayong unang act of worship. And that is holy and pleasing to God. Amen. Marami po ngayon ang ma-open dyan. Marami pong makakaunawa nito ngayon. Nang akala natin, ang unang worship natin sa Lord is kumanta, sumayaw, lumundag, sumigaw ng papuri. No, my brothers and sisters, ang unang worship natin sa harapan ng Diyos ay ialay natin ang ating buhay bilang isang buhay na handog, kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. This is our act of worship. Naunawaan niyo po, mga kapatid. Amen. Kaya nga po, bago po tayo nagpipraise and worship, ay nandyan po tayo sa unang pagkakataong dumudulog po tayo sa harapan ng Diyos, nananalangin po tayo na tayo po ay patawarin ng Diyos
sa ating mga kasalanan para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa mga panahon at oras na lalakad sa ating pong panambahan sa Diyos. Everybody say Amen. So, after that, ito pa ang ating gagawin. Not only to offer our body, holy and pleasing to God, hindi lamang po malaman natin na ito yung act of worship, and then, mayroon po, ito pa, do not conform any longer to the pattern of this world. At dito muna po natin bibigyan ng pagtatapos. At mamayang hapon, alauna po, ay magsishare pa po ako dito at tatapusin po natin yung series na ito para po makabalik na po tayo doon sa series natin, yung Servant of All. Do not conform any longer to the pattern of this world. Gagawin po natin. Hindi po ang Diyos ang gagawa para sa atin. Tayo po ang gagawa ng ano? Na ang sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will in His good, pleasing, and perfect will. Sino ang gagawa? Tayo. I urge you, sabi ni Paul. Do not conform. Ikaw mismo, mga kapatid, tayo mismo ang pinagagawa. Kaya ba natin na huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito? Kailangan po nating gawin na hindi tayo umayon, sapagkat tayo po ay anak ng Diyos, na ang anak ng Diyos ang dapat niyang inaayunan ay kung ano ang nangyayari sa buhay na walang hanggan, sa trono ng Diyos, sa langit, na nandoon ngayon ang Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin ng karapatan. Hindi ka na mamumuhay sa makamundo. Gagawa ka na ngayon. At ito yung ating kailangang gawin sa harapan ng Diyos, na hindi tayo umayon sa mundong ito, sapagkat hindi na tayo karapat-dapat na umayon sa bagay na yan. Kaya ba natin? Kaya po natin, mga kapatid. Kaya po natin. Nasa iyo na yung power. Nasa iyo na yung karapatan na makatanggi sa pattern, sa gawa ng mundo, sa buhay na ito. Huwag na tayong sumunod doon. Huwag na tayong gumawa doon. Dahil hindi po yun kinalulugdan ng Diyos na tayo'y umayon pa sa takbo ng mundong ito. Bakit? Sapagkat ito ang magbabaon sa atin para makalimutan natin yung ating karapatan makapasok sa buhay na walang hanggan. Gagawa tayo sa mundong ito, hindi ng pattern niya. Gagawa tayo sa mundong ito dahil sa pattern ng Diyos. Dahil sa pattern ng Diyos. At ito po ay ang nasa Bible. Maraming mga pattern ang Diyos sa Bible na dapat nating sundin habang tayo ay nandito sa physical world. Na ang ating mga katabi, ang ating paligid ay mga pattern ng mundong ito na makapagpapahamak sa buhay ng isang tao. Pero kahit marami po ang nasa paligid natin na ginagawa ng mundo,
ay kaya po natin itong magawa ng paraan na tayo po ay makapag-offer, tayo ay makagawa ng pattern na galing sa Diyos. Kaya nga po lagi po tayong nakikinig, iniimbitahan na makinig, sumunod sa kalooban ng Diyos dahil ito po yung pattern ng Diyos. Naalala ko po yung sharing doon po doon sa San Pablo noong Sunday na talagang ang sabi nung sister, nakalimutan ko yung name niya, na talagang grabe yung ano, yung tukso ng sanlibutan. Pero dahil nga sabi niya is nasa Panginoon tayo, ay napagtatagumpayan. And that is true, my brothers and sisters. Kasi kung wala po tayong pattern ng Diyos, ng makalangit na pattern, tiyak po yan. Tayo po ay makakasunod sa pattern ng mundong ito. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil umaga, tanghali, hapon, gabi, mayroong Word of God, mayroong pattern ang Diyos na dapat nating sundin, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nakaka-bless, talagang nakaka-amaze na kayo po ay laging nanonood at hindi po mali ang inyo pong pakikinig sa bawat araw, sa bawat oras, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na dapat nating sundin, ang kanyang pattern na ibinigay sa bawat isa sa atin. Diyan ka pumunta, diyan ka lumagay, diyan ka magpasakop. Dahil yan po ay makapagdadala sa atin pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan. Because our citizenship is not in this world. Our citizenship is in heaven. Everybody say amen. Ito na po yung pattern, mga kapatid. Nandiyan pa po bang lahat? Kaway-kaway po dyan. Yan, nandito na po yung pattern. Kaya sabi ng Lord, do not conform to the pattern of this world. Tama na po yung mga kalayawan, mga disco-disco, yung mga nightclub na yan. Masisira lang po yung buhay natin dyan. Marami po yung mga perang magagastos dyan na imbis po sa pamilya nating dadalhin. Pattern po ng world dyan. Tama na po yung pag-pick up ng mga pick-up girls dyan sa Mabini, sa Quiapo, sa Makati. Tama na po yan, mga kapatid. Pattern ng mundo yan na makapagdadala sa atin sa impyerno. Dadalhin lang po tayo niyan sa kapahamakan. Amen po, mga kapatid, sa pangitama na yung punta ka ng punta ng sabong. Marami na po yung pumupunta ng sabong, ibibenta yung refrigerator, ibibenta yung electric pan, nabibenta yung mga speaker, ibibenta yung mga gadgets, at napapalayas ka ng asawa mo. Hindi mo kailangan magsabong, makipagsapalaran para pagpalain ka. Nandiyan ang Diyos, narito yung pattern. Paano ka ibibless? Paano ka pagpapalain araw-araw? Imagine mo, isang tayaan mo, 500, isang salpukan, talo. Amen? Babawi ka, tatlong salpukan, sultada, talo. Balik sa bahay, ibibentang motor, ibibenta yung salaset, ibibenta, kulang na lang pati yung misis mo, ibenta mo. Pattern yan ng world. Tama na yung sugal, mga bingo-bingo, okay lang po yan kung
laro-laro lang, tatuwaan, pero yung may tataya, tataya-tayaan mo na, umaabot na ng 100. Imbis na yan po ay pambili ng ulam, nawawala. Dama na po yung, imagine mo, case-case na beer, papainom mo, sa barkada mo, pag nagkasakit ka, kahit isang barkada, walang pupunta sa bahay mo. That is the pattern of this world na nagpapahamak sa atin. Tama na po yung nandyan ka sa shabu, sa marijuana, sa mga ecstasy. Ipapahamak ka po niyan. Hindi po yan yung gawain ng iniligtas ng Diyos. Tama na po yan, mga kapatid. Kailangan po ay bitawan mo yan at pumunta ka sa pattern ng Diyos. Marami na pong kinuhang buhay sa marijuana, sa droga, na hindi po, mga kapatid, nabigyan ng pagkakataon na yung iba makapagsisi sa Diyos. Dahil pagkatulog nila, hay na hay, hindi na po nakagising. Nandiyan pa po ba ang lahat? Tama na po yun. Marami po yung mga nasayang na sandali, oras, pera, yung precious time para sa family, maraming nasayang. Dahil doon natin inilagay ang ating buhay sa makamundong gawain, sa pattern ng mundo. Kaya tayo po ay mag-act, gumawa para po sa Panginoon. Dahil ito ang ating buhay mula nung iniligtas tayo ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita. Salamat o Diyos na kami makakakilos ngayon para kami o Diyos ay makasamba sa iyo. Mai-offer namin ang aming sarili as a living sacrifice, holy and acceptable. Salamat o Diyos sa may lakas kami na gawin ang mga bagay na ito dahil ito ang kalooban mo. At kami ngayon ay makakagawa ng pagsunod sa pattern mo, hindi sa pattern ng mundong ito. Marami na kaming karanasan sa pagsunod sa mga bagay sa mundong ito at ito ay ikip na pahamak ng bawat isa sa amin. Nalugmok kami at maraming nasayang na panahon, oras, pera sa pagsunod namin sa mundong ito. Salamat o Diyos, binigyan niyo kami ng kalakasan sa oras na ito'y masusunod namin ang kalooban mo, ang pattern ng makalangit, ang pattern o Diyos na ninanais mo sa bawat isa sa amin na makapagdadala sa buhay na walang hanggan. I-bless niyo po ang aking mga kapatid na sumusubaybay sa oras na ito. Dalangin ko po, anuman ang kanilang pangangailangan, i-bless mo po sila sa pangalan ni Jesus. At inaangkin po namin ang tagumpay sa bawat araw na tinatahak ng buhay namin. At sa bawat pagpunta nila sa kanilang mga trabaho, ingatan mo po sila, gabayan, at bigyan po ng magandang kalakasan ang kanilang buhay upang makapagtrabaho ng maayos. At higit sa lahat, ay magkaroon ng kalakasang makasunod sa pattern mo sapagkat ito ang iyong kalooban. Thank you Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. See you mamaya pong 1:00. Huwag niyo pong kaliligtaan. Yan na po yung huling part natin, yung ating tinatalakay. Sa umagang ito, lahat po kayo ay akin binabati.
ng magandang-magandang umaga at pinagpalang oras sa inyo pong lahat.